Hello mga ka-video, okay? Ito muli tayo ngayon sa ating panibagong video. Ang pag-aaralin natin ngayon or ang ating i-video ngayon natin is pagsasamahin natin tong apat na speaker na to sa isang channel mga ka-video, okay? So, ang gagawin natin linya rito is series natin itong dalawang box na to. And then, dalawa rin, series, and then, kaduluhan yan is magiging parallel siya para magiging isang linya. So, ang wattage nito, inaabot na wattage nitong isang box na to is 100. 100, magiging 200. 100, 100, 200, at magiging silang 400. Pag pinagsama natin sila in one channel. Okay, at bago lahat, shoutout muna tayo sa ating mga kabicho. Shoutout kay Emmanuel, kay Jonathan, kay Arnel Dato, kay Elysia, kay MJ, kay Aaron Daniel, kay Sound, kay GV Audio, at kay Pipito Ramos ng Malaysia. So ito na nga mga ka-video, okay, ito yung ginagawa ko sa ating pag nasa outdoor ako. Na linya kapag marami yung mga speaker ko at ang gamit ko is power amp na mataas ang wattage, and then yung mga speaker natin is mga 300 lang isang box. Yan yung ginagawa ko sa sobrang dami ng speaker at mataas yung wattage, pinagsasama ko sila sa isang channel. Halimbawa kagaya nito, itong apat na to ipagsasamahin lang natin sa isang channel, and then kung may another 4 box pa tayo na speaker bubbles, lalagay ulit natin sa kabilang channel para balance siya left and right na meron silang kanyang box or yung wattage niya. Basta yung wattage niya is magkatulad sila para balance sa ating power amp. So ngayon, ang gagamitin natin ng amplifier is ito lang. Latinum 5V mga ka-video. Okay? Ilalagay lang natin siya sa kabak na channel, pero dapat ang paglilinya natin is balance. Left and right para hindi mahirapan yung ating amp. Pero ngayon, demo lang naman, ilalagay lang natin sa kabak. So ito yung kanyang ayan. Ayan, ang wattage niya at ohms. Meron siyang 4 to 16 ohms. Dahil 5.02 siya, ang alam ko sa yung bagong 5.02, ang wattage niya is 500. Pero nakalagay dito 1,100 daw. So, hindi naman naabot siya ng 1,000. Bali, 400 lang ito ikakabit na. At ayan nga mga ka-video, okay. Ang wattage ng speaker natin, ang inaabot niyan is 50-50, kaya bali 100, and then itong tweeter natin is 150, kaya lang hindi naman kagaya ng speaker natin na bumubuga ng gusto yan, kaya hindi ko na siya sinasama sa ating pagkwenta. Bali, sabihin nyo ng 100 plus, okay? Kaya simulan nating ilinya sa ating amp. Ito mga ka-video, okay, din-drawing muna natin or gumawa muna tayo ng diagram para mas maintindihan natin. So, ayan. Ito yung ating box. Speaker, 1, 2, at yung dalawa pa natin inalis. Bali, apat na box na speaker. Ito mga ka-video, okay. And then, sa isang box natin is 100 watts. Ayan, at 8 ohms. Sa isang box, 8 ohms yan. And 100 watts. So, siniris natin yung dalawang box na yan. Ito siya. Siniris natin. Naging siyang 16 ohms. 8 ohms plus 8 ohms. Naging siyang 16 ohms. At yung sa isang speaker din natin, mga ka-video, okay? Bali, 4 pieces kasi siya, di ba? Siniris din natin siya. Kung paano natin siniris yung una, ganun din yung pangalawa. Ayan, positive, negative, series combination, series,
8 ohms, 16 pinlas natin or add, and then yung wattage niya is 100 plus din siya, kaya naging 200, and then yung positive ng unang speaker natin is pumunta sa ating pangalawa. Pinaralel natin, mga ka-video, okay? Positive nito pumunta sa pangalawang set natin ng speaker. Negative ng una pumunta rin sa pangalawang negative. Ayan. Series natin yung dalawa. Series din natin yung dalawa, and then yung tigkabila niya pinaralel nga natin. Series and parallel combination yung ginawa natin dito, mga ka-video, okay? Ito yung ginagawa natin kapag marami tayong mga speaker or baffles na kailangan natin ng maraming monitor, and then iisa lang yung ating amp pero mataas yung wattage niya. Ito yung ginagawa natin para mapagana natin lahat. So ito na nga, lagi siyang 16, and then 16. Pagkatapos natin isiniris siya, magiging siyang, dahil pinaralel natin, magiging siyang 8 ohms. Divide 2. Kaya 8, and then yung wattage niya is 400 watts. Divide 2 kasi meron tayong 1 and 2, kaya divide 2. And 8 ohms. Naging 400 watts nga, and then ito yung kaback na channel ng ating amp. Ayan, kung meron pa kayong another na 4 speaker na kagaya niyan, pwede nyo pa rin ilagay sa kabilang channel. Pero minsan ito yung pwede rin gawin sa bridge, mga ka-video, okay? Para mas malakas yung tapon or buga ng amp nyo. Minsan ginagawa ko to sa bridge kapag power amp yung gamit ko. Para isa lang input niya pero malakas yung tapon niya. Hindi na kailangan ng left and right. Basta isang output lang na linya ng speaker. Okay. Ilinya na natin ang actual. Basta yun yung ating diagram, mga ka-video, okay? Ayan, sana naintindihan nyo at nasundan nyo ako sa ating ginagawa ngayon. Ito yung ating diagram uli. Itong speaker na to is etong dalawa, mga ka-video, okay? Ito sila, yung nasa gitna. Ayan, negative nito, pumunta sa positive niya. Ulitin lang natin para masundan nyo. Ito nga yung dalawang speaker na nasa gitna. Negative nito, pumunta sa positive nito. And then yung negative nito, pumunta sa negative ng ating pangalawang set. Ito siya. Ito yung unang set and pangalawang set. Negative nito pumunta sa negative nito. And then yung positive nito, ayan, mga ka-video, okay? Positive nito pumunta sa ating pangalawang set na speaker. Ayan siya. Ayan, pinaralel na natin siya. And then sinis din natin yung pangalawa natin. Yung negative nito siniris natin sa positive ng ating ito speaker na to. Ayan. Isang pares, and then ito. Okay? And then yung papuntang amp naman, mga ka-video, okay? Yung positive nito diretso sa amp natin, and then negative nito diretso din sa amp natin. Okay? Ngayon ilinya na natin sa ating amplifier. Pakita ko muna yung linya natin. Bali, dalawa lang yung kailangan natin dito, mga ka-video, okay? Ito yung ating positive na galing dito. Isa lang yung ating gagamitin. Ito lang, dahil wala naman to eh. Hindi naman to nakakonect. And then, ito yung kabak natin na negative. Itong negative natin galing dito sa ating speaker. Okay, kaya ito lang dalawang kailangan natin dito. Positive niya and negative nito. Dito lang tayo sa right channel, mga ka-video, okay? Pang demo lang natin. Pero itong set na to kadalasan ginagawa ko to sa pag nagbre-bridge ako. At power amp yung ating gamit. Kasi itong amp na to is wala naman siyang bridge eh. Kaya hindi siya advisable i-bridge. Okay? So, ayan. Right?
channel, Speaker B. Ito yung kanyang wattage. Hindi naman niya totoo, mga kabidyo. Okay, pero siguro mataas naman ito kahit konti, kahit mga 500 watts. Meron siya. Okay? Ulitin ulit natin, mga kabidyo, okay ha? Para mas malinaw. Positive nito, pumunta sa negative nito. Ayan. Series combination, mga kabidyo. Okay, series. Positive, negative. And then, yung negative nito, pumunta sa negative ng... Ayan. Pangalawa nating set. And then, yung positive nito, pumunta sa isang kabak na set niya. Ito yung kaset niya kasi. Ayan, series din siya. Kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa kabaakan. Okay, yung positive nito, yun yung dumiretso sa ating amp. At negative nito, pumunta sa ating amp. Basta ang set natin dito, mga kabidyo, okay, is series and parallel combination. Okay, medyo magulo lang yung ating wire, pero pag nakabisado nyo na at mayroon kayong diagram, mas madali naman siyang intindihin. Okay, harap na natin. Okay, gamit ulit tayo ng music and copyright. So, yung linya ng ating RC, mga kabidyo, okay, is nakalagay sa tuner. Sa likod ng ating amp. Bali, right channel lang siya, mga kabidyo, okay? Wala sa left, nilagay ko lang. Pero kahit wala na rito, nilagay ko lang para hindi maipit yung ating RCA. Ito lang sa right channel natin. Ayan. At dahil sira yung ating volume, mga kabidyo, okay, naka-volume na to. Hindi tayo magpo-volume sa ating balance. Kasi nasa right channel yung ating linya. Kinabi ko sa ating left channel. And then, play natin. Oh, 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 oh
niyo yung ating sounds. Medyo ayos. Sarap ng tunog niya. Buong buo. Ngayon, testingin natin yung ating vocal. Check, 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 check. He. Hello, 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 hello. He this check 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 he this check 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 hello 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 check 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 he this hello this he check check he hello this check hello this. So yun lahat mga ka-video, okay yung ating speaker na ibig sabihin lahat sila gumagana. Ayan. Ginagawa ko lang tong setup na to kapag marami akong speaker at maraming kailangang lagyan ng monitor. Ibig sabihin maraming kailangan ng sounds or mga maraming nangangailangan ng sounds kagaya ng mga singer. Minsan marami silang singers, kailangan mo maraming monitor. Okay, yan. Pwede mong pwede kang gumamit ng 8 speaker box na kagaya nito. Pero sa 8 speaker box at isang power amp. Okay? Kumporme na lang sa wattage ng i-load nyo kasi minsan may mataas na wattage na speaker hindi kaya ng amp. Kaya kailangan medyo mas mataas yung ating power amp kesa sa ating iloload para hindi naman hirap yung ating power amp para makabuga ng gusto yung ating amp at hindi mahirapan. Ayan, magpatugtog ulit tayo mga ka-video. Okay, lagyan natin ng papel yung ating speaker para maramdaman natin. Kaya nalagyan mo na. Okay, game. Hindi pa po nagsasubscribe yan, unsubscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video at sana ay may natutunan tayo ngayong araw na to mga ka-video. Okay, okay, maraming salamat and comment na rin po kayo kung may katanungan kayo and kung may suggestion kayo sa susunod natin mga video. Okay, maraming salamat and God bless.